puso mo. Bumalik siya na mahal mo, iniwan ka, ngunit yun pa din ang tinitibok ng puso mo. Kesa yung taong mahal ako, tapos nandyan, pero mahal ko nga ba? Parang ganun kasi ang sitwasyon ng tanong. Ayoko pong dayain ang aking sarili. Ayoko pong magpakamarter. Minsan nga sinasabi natin, mas gugustuhin kong masaktan ng paulit-ulit kaysa makapiling ang isang taong hindi ko naman iniibig. Kaya obviously, pipiliin ko yung taong bumalik dahil napatunayan akong mahal ako. This is a reality kasi yung boyfriend ko na 9 taon kami, paulit-ulit, pabalik-balik. At ipagpaumanhin, hindi ko papangalanan dahil sensitibo po. Sobra. 9 taon na kami pero paulit-ulit dahil nalulong siya. Ngunit ang nasa akin lagi, tinitingnan ko ang mga magandang nangyayari. Hindi dahil sa mga nangyayari sa loob ng kwarto, ngunit mas higit sa lahat. Isa lang kasi ang magpapatigil sa akin na ayaw ko na sa isang taong minamahal ko kung ako ay dampian na ng palad, sinuntok at ginawan na ng pasa. Ngunit kahit kailanman, ninakawan niya ako, binigyan ng kahihiyan. Ngunit paulit-ulit siyang bumabalik at sinasabing, patawad ang kahinaan ko ay ganito. Ngunit wala akong magagawa, ika nga nila hindi ako nagpapagirl, mahina ako sa taong tiningnan ko, ngunit tumarak sa puso ko. Ginusto ko siya, hindi sa kadahilan ng maraming pagkakamali sa kanya, dahil ako yung klase ng tao, dumungis ka man, magbago man ang anyo mo, mandirigma ako ng pag-ibig, ipaglalaban kita kahit ano ka pa. So, hanggang sa huli, sinabi ko sa kanya, manapay dumating ang gobyerno ni Rodrigo Duterte, ni Presidente Rodrigo Duterte, malaki ang aking pasasalamat. Maulit-ulit akong nagdasal, tinanong ko kung bakit ganito ang kanyang naging kahinatnan. Nanggaling siya sa broken family, anak siya sa labas, nakitira siya sa tunay niyang pamilya, ngunit ninakaw lang pala siya nung isang araw pa lang siyang pinapanganak ng kanyang ina. Kaya doon ko nagpagtanto na kung ako ba ang may pagkakamali kahit kalabang ko na ang aking pamilya, dahil walang iba daw na maidudulot yan kundi dagok at mitsa sa buhay ko. Ngunit isa lang ang sinagot ko sa kanila, wala naman yan sa kasarian, estado kung ano paman. Hindi nyo kailanman makukwesto ng puso ko dahil sa kanya lumiligaya ako. Hanggang sa huli, isa lang ang sinasabi ko, ano't ano man ang piliin nyo, madlang people o kung sino man nandirito, pagdating sa pag-ibig, walang sino mang makakakwestiyon o makakatanong kung sino ang mahal mo. Mas mabuting paulit-ulit akong saktan, wag lang ng physical, ngunit ayokong durugin ang puso ko hanggang sa huli na hindi ko makita ang taong totoong minahal ko, at least bumalik para sabihin, mahal ako. Thank you.